Ayo mga busing, magandang araw sa atin lahat. Ito na po yung part 2 ng ating makina na binobo. Yung makina ng ating bako loader. So ngayon, magsisiting tayo nitong sisiting tayo nitong piston sa connecting rod. Saka maglalagay tayo ng piston ring. So ayan, ang ginagamit nating piyesa ngayon, spare part, original na caterpillar ang ilalagay natin. So ayan. Tingnan lang natin yung piston. Punasan ng konti kasi medyo may langis. Tapos ayan. Kabit na natin. Kabit natin ang connecting rod. Ito naman hindi naman kayo malilito sa pagkakabit nito kasi mayroon siyang mga marker ng sa kung ano yung front at saka yung rear. So ayan, siguraduhin lang na maganda yung pasok ng piston pin. Ayan, kasi minsan ng pagkagagawa ng machine shop medyo masikip siya. Ka hindi swabe yung ikot niya. Magkakaroon ng problema. Ayan. Ayan. Kabitan na natin ng piston pin lock. So, ayan. Ang kagandahan kasi sa pag-original lang spare part. May kasama na siyang piston pin lock na original. Hindi na natin kailangang ibalik yung mga luma. Ayan. Ito nga palang makina to. Ito yung yung Perkins engine. Ayan. Siguraduhin lang natin na ayos yung pagkakalagay ng piston pin lock. Kasi minsan, pag hindi mo napapansin, talagang hindi maganda yung kanyang paglalagay, yung pagkakalagay. Lumalabas yan. Kaya check din natin mabuti for safety. Ayan. Ayan, lagyan na natin ang piston pin lock para siguraduhin lang natin, medyo sundutin natin ang papasok. Ayan, para sumakto doon sa kanyang lagayan. Okay, lagyan natin sa karton. Ito naman isa, dalawa na lang. Ayan, fast forward na tayo mga busing para mabilis matapos. Yan. Ito, lalagyan na tayo ng piston ring. Okay, saglit lang. Linisan muna natin itong dulo ng lamesa. At pag
dadagyan natin ng cylinder head. Tapos na kasi hugasan. Okay. So, punas-punasan lang muna natin. Ayan, kasi may mga langis. Ayan. Isa na nating maglagay ng piston ring. Okay. Ayan. Gagamit tayo nitong ano. Gagamit tayo nitong wire kasi wala tayong pang ano. Yung panlagay ng yung tools na panlagay ng piston ring. Kaya ito na lang wire ang ating gagamitin kasi masakit sa daliri kung mababatakin lang natin. Sasabitan natin itong wire para hindi tayo mahirapan sa pagpalagay. Forward na tayo dito sa pang-apat na piston para madali mabilis tayong matapos. Okay. Tapos na tayo mag-seating ng connecting rod at piston ring. Dito naman tayo sa ano, sa block, sasalpak na natin yung mga piston. Ayan. Malinis na rin. Tinataw lang natin sa kahoy. Pero malinis naman yung kahoy na pinating pinagpatungan. Sapinan natin ng sinapinan lang natin ng basahan. Ayan. Ayan. Salpak na natin itong piston number 1. Lagyan na lang muna natin ng lagyan natin ng ano, ng langis para medyo madulas siya. Ayan. Tatapat-tapatin lang muna natin yung gap niya para malagyan natin ng langis. Ayan. Saka natin siya isi-seating. Ayan, ganyan. Okay. Pass forward na ulit tayo para mabilis tayong matapos. Ayan, tapos na natin may kabit ang piston. Magtutok naman tayo ng connecting rod. Okay, ayan, itayo na natin yung makina. Tutok naman tayo. Pass forward na ulit tayo para ano, matapos na siya.
Okay, tapos na nating i-torque ang 1-in-4. Ayan, tingnan natin clearance. Okay. Ayan, ikuti natin, tapos ito namang 2-in-3. Ang ating ito torque. Ayan. Okay. Pass forward na ulit tayo, mga bossing. Ayun mga bossing, natapos na nating i-torque itong 2-in-3. Ayan, sintro lang natin. Okay. Ayan. Ayan, dito naman tayo sa kuan, sa paglalagay ng mga timing gear saka itong camshaft. Ayan. Ayan, hindi ko na nabidyuhan yung ano, yung paglalagay natin ng cam follower niya. Ilagay natin tong camshaft saka mga timing gear cover saka yung kanyang flywheel housing. Okay, fast forward na ulit tayo para ano, hindi humaban masyado ang ating video na hindi kayo mainip manood. Dito na yung ating katulong para mabilis tayong matapos. Kakabit tayo dito tayo sa ano, timing gear. Tapos siya naman dun sa flywheel housing para mabilis tayong matapos. Yan, lalagay na natin ang idler gear. Tapos yan, silipin natin ang timing. Baka lumihis ng isang ipin. Yan, yan lang. Mahirap kasing silipin yan kasi nakatago yung timing niya. Natatakloban itong ano, itong timing gear cover. Kaya mahirap siyang silipin. Kailangan natin ng plus light. Tsaka yan, tatandaan natin yung kanyang timing mark ng silicone. Wala tayong steel marker, kaya silicone na lang ginamit natin pang tanda sa timing mark. Yan. Tapos silipin natin. Kailangan natin ng plus light kasi madilim sa loob. Yan. Saka natin ilagay itong kanyang bolt. Okay. Ayan. Kabit na natin itong camshaft gear. Tama lang natin sa timing mark nya saka yung kanyang kunya. Ayan. Itong mahirap kasi dito kunya nya pag tumagilid sya. Ayan. Kaya siguraduhin natin na magandang pwesto nya saka yan sentro dito sa timing mark. Bye.
Ayan. Okay na. Balikan natin. Balikan natin ang aming gear. Ayan mga busing, na baliktad na natin yung ating makina. Cylinderhead na lang. Puputulin muna natin ang video hanggang dito. At sobrang haba na ng ating video. Abangan nyo na lang mga busing sa part 3 ang ating pagkakabit ng cylinderhead. Saka hanggang sa pagpapaandar. Okay, maraming salamat. God bless sa ating lahat mga busing.